Leo, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong November 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makarelate, so be open-minded. Pwede nyo pong tignan yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para mas kumpleto po yung mensahe sa inyo ngayong November. So tignan po natin ano ba yung theme or yung malakas, pinakamalakas na energy para sa iyong November. Tignan natin. Leo. Spirit guide, pinakamalakas na energy po para kay Leo. We have deception, temptation. So medyo mag-iingat kayo dito kasi it's either kayo yung matempt, 'di ba? Kunwari meron dito matempt na magkaroon ng extramarital affair. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng matempt kayo sa kunwari nagda-diet kayo. So ang dami-daming masasarap na pagkain o kaya naman mga cravings ninyo, hindi ninyo matiis. So ayan po, mag-iingat kayo. At syempre, yan, mag-ingat din kayo. Mag-observe kayo, Leo, kasi may mga tao dito na pwedeng kayo po ay lokohin. So kahit anong part man niya ng life ninyo, so ayan po. Pwede kayong maloko ng ibang tao. So mag-iingat, okay? Tignan naman po natin pagdating sa ano ba yung mga ano yung energy mo naman? Ano yung energy mo this month? Okay. Ano po ang energy naman ni Leo, Spirit Guide? So we have Two of Cups. Ayan, masyado kang mapagbigay dito ngayong month. Okay. Ayan. So actually, parang full of love ka, Leo, ngayong month na ito. Yan po. Two of Cups. Punong-puno ka ng pag-ibig. So parang nakita ko nga sa'yo dito is you will freely give love ngayong month na to. So medyo sabi ko nga kailangan magmasid-masid ka muna dito. Tignan po natin pagdating naman sa mga pwede mong i-expect. We have Temperance. Okay, may healing din na paparating dito. Healing, recovery, ayan po. So, pwedeng pala na merong humingi ng sorry sa'yo dito. Ayan, no? So, mag-ingat ka kung sino man yung hihingi ng sorry na yan, ng forgiveness. Pwede po na yung taong yan ay may hidden agenda siya. We have the Empress. Okay, may healing talaga na paparating dito. And also, nakikita ko din, madami kayo ma-accomplish talaga pagdating sa sarili po ninyo. Okay, so kung ano man yung mga gusto ninyong gawin, ayusin sa inyong sarili, baguhin, maaaring unti-unti nyo po yung magagawa. Hindi siya isang bigla, pero unti-unti. Meron tayo ditong strength. Actually, pro major arcana yung cards mo dito. So, may big shift po na mangyayari sa life mo, Leo. Ayan, mas maintindihan mo yung sarili mo. At nakikita ko din dito, maraming tao yung, kasi ayan, no, parang maraming tao yung gustong maging kaibigan ka. Kaya nga mag-iingat ka dito kasi yes, madaming tao na gusto kang maging kaibigan pero pwedeng may mga hidden agenda. So expect mo na maraming lalapit sa'yo dito ngayong month. Tignan po natin ano naman yung mga pwede mong ma-accomplish. We have Ace of Swords. Okay, so ano to? Pwedeng matututo ka talaga dito na mag-say no, okay? Nasabihin yung nararamdaman mo, na umiwas sa mga tao. Pero more on, hindi pag-iwas kasi yung nakikita ko dito. Eh, kaya mo kasing sabihin directly yung nararamdaman mo. So, kung meron kang hindi nagugustuhan sa isang tao, masasabi mo talaga yan sa kanya. And yung tao naman po nasasabihin mo, hindi naman niya yan itetake as masama. Four of Pentacles. So, meron ka ditong masisecure na finances. Meron ka masisecure dito na trabaho. So, ayan po. Okay na okay po yan para sa mga naghahanap ng work, ng new work kasi mabilis po kayong matatanggap dito sa trabaho. We have the Fool. So, you're gonna take risk. Ayan po, pagdating sa career mo. And also, pagdating sa finances. So, baka meron kayong sisimulan dito. Actually, this is new beginnings kasi. Sabi ko nga, may big shift na paparating sa life mo, Leo. Maaring di mo pa yan naiisip sa ngayon, pero mukhang pagkalagitnaan na ng November, ayan po, magsisimula na yung mga pagbabago, yung mga changes dito sa buhay mo. We have Queen of Cups. Yung mga hinihintay mo, unti-unti na siya talagang darating. Pero syempre, kailangan mo pa rin itong samahan ng sipag.
Tignan po natin pagdating sa naman sa mga negatives na pwedeng mangyari sa iyo, na pwede rin namang hindi mangyari. Depende po ito sa inyong mga actions. We have the Emperor. So meron dito maghihigpit sa iyo. Pwedeng asawa mo 'yan, pwedeng tatay mo, or pwedeng kuya mo, basta male figure po ito. Mukhang mahihigpitan kayo nung tao na 'to. So sobrang strict. Parang gusto niya siya yung laging na susunod. Negative kasi pwede po na, syempre yung iba sa inyo, pwedeng nasa right age na kayo or meron kayong mga gustong gawin, hindi ninyo magagawa dahil dito sa taong to. So, yun, nasa sa inyo yan kung bibigyan nyo ba ng access yung taong to sa life ninyo or full access sa life ninyo. Positive naman po, we have 5 of Pentacles. Okay, bakit nga ba to naging positive? Kasi tinuturuan ka ni Universe ngayon paano magtipid. Leo, yan yung ituturo niya sa'yo. Maaring merong mawalang pera, tapos marirealize mo na saan mo ba dapat gamitin yung pera na yun. 10 of Pentacles. Marirealize mo dito na hindi naman pala pera or hindi naman pala dapat umiikot lahat sa pera. Okay? So, meron din dito magpapakilala sa'yo na mga kamag-anak mo pagdating sa pera. So, ayun, malalaman mo na talaga, di ba? Kung ano ba talaga yung tingin nila sa'yo. Yan, madami kang makikilala. Totoong kulay ang makikita mo ngayong month na ito. Tignan natin pagdating sa health. We have the Hierophant. So, ayan po, pwedeng need mo talagang kilalanin or mag-research ka or magtanong-tanong ka ano ba yung mga lahi ninyong sakit. Leo, mukhang yan din yung makukuha mo kasi. Talaga. Mukhang hindi mo siya talaga maiiwasan. Pwedeng maiwasan mo lang na lumala, pero totally hindi. Hindi mo siya mawawala kasi nasa genes mo na siya. Kailangan mo lang talaga alagaan yung iyong sarili. We have dance. Ito yung blessings. So, pwede po na ma-invite kayo sa mga kasalan, mga ganyan, mga parties. Meron tayo ditong music. Or yung iba po sa inyo, kung meron po kayo dito, Leo, na marunong kayong tumugtog ng instrument, mukhang kayo talaga yung ma-invite. Kayo yung tutugtog dito. Ayan po. So, pwede rin na mas magkakaroon kayo ng time para sa mga hobbies po ninyo. Tingnan natin ano pa yung mensahe. Ayan po, yan pagdating sa iyong, ayan, kailangan talagang pag-usapan. So, mukhang may meeting kayo dito or baka may schedule kayo sa inyong doctor ngayong month. Meron kayong kailangan pag-usapan dito. Okay, so, pwede rin na general check-up ito. Pagdating sa family, we have 7 of Pentacles. So, nalulungkot yung iba sa inyo. Bakit? Kasi pwede po na iilan lamang yung mga nakakaalala sa inyo. Leo, parang lahat ba busy na. Yan o, lahat sila may kanya-kanya ng ginagawa. So, pwedeng kayo to, kayo yung parents, a parent kayo, nanay or tatay kayo, tapos yung mga anak ninyo, ayun, may kanya-kanya ng buhay. So, napapaisip kayo, dati ang kalat-kalat sa bahay, dati ang gulo-gulo sa bahay, ang ingay-ingay. Ngayon, sobrang tahimik, sobrang ayos. Parang naninibago yung iba sa inyo. Yun, may lungkot tuloy na parang gumuhit sa puso ninyo. Tignan natin. Pagdating sa mga kaibigan, we have 9 of Pentacles. Ayan po. Pagdating naman sa mga kaibigan mo, nakikita ko dito, merong mga kaibigan mo na sobrang yayabang talaga, Leo. Nagpapayabangan. So parang, ay nako, hindi ko alam kung tatahimik ka na lang ba dito, ayan. Or makikiride ka ba sa kanila. So may mga ganun ka kasing kaibigan. So, tignan natin. Basta yun, more on yabang yung nakikita ko dito. Pagdating sa mga kaibigan mo. Tignan mo kung kaibigan mo ba talaga yung mga yan. Baka lagi kang niyayabangan. Pagdating naman sa co-worker mo, sa work, we have King of Wands. Meron naman dito laging nakatingin sa'yo. Laging tinitignan yung kilos mo. Ayan, actually, idol ka nito. Okay, fan na fan mo pala itong ano na to. Okay, tama ba? Fan na fan ka ng ano mo na to. Alam mo yung ginagawa kanyang inspiration nung co-worker mo na ito. Kaya lang kasi medyo naiinis ka sa kanya. Medyo, tama ba, nakakainis yung aura niya. Kasi wala nang ginawa ko hindi tignan ka. Hindi ko alam kung may crush ba to sa'yo or what. Ano, Leo. Pero ayan, madami pong, sabi natin, madaming humahanga sa'yo dito pagdating sa trabaho ngayong buwan na ito. Tignan naman natin pagdating sa iyong business, if you have one, meron tayo ditong The Magician. Tignan mo, napakaganda ng energy, hindi ba? So, kung ano talaga yung ibibigay mo pagdating dito sa negosyo mo, yun din yung makukuha mo.
Kaya kung magsisipag ka at maglalaan ka talaga ng oras dito sa iyong negosyo, ay nako, sobra po ang iyong makakamit dito na sales. Kaya, yan, focus talaga kayo dito. Ayan o, ang dami nyo pa pong kayang i-offer, ang dami nyo daw kayang gawin pagdating sa business. So, huwag nyong ililimit yung inyong sarili. Pagdating sa finances, we have 2 of 1. So, may mga plano kayo dito. Ano bang pinaplano ninyo pagdating sa inyong kaperahan? Ayan po. So, nagiging competitive kayo dito. Ayan, pagdating sa money. Actually, may mga tao din talaga dito na yun nga sabi ko sa inyo. Sa inyo ko nga ba sinabi yun? Parang naalala lang kayo pag may kailangan. So, ayan din, pagdating sa finances ninyo, medyo madaming nag-aaway-aaway dito. So, ayan. Medyo naguguluhan kayo, Leo. 2 of 1. So, planuhin nyo talaga kung ano ba yung gagawin nyo sa money ninyo. Sa perang marireceive ninyo ngayon at sa perang pinaghirapan ninyo ngayong buwan. Kasi ang daming, parang ang daming nakikiagaw. Hindi ko alam kung ito ba yung mga bills mo, mga expenses mo, ayan. Nag-aaway-aaway sila. So, kung ano yung pinaka-importante, yun muna po yung iyong bayaran. Ayan. So, tignan naman natin pagdating sa love life, we have 9 of swords. Madami sa inyo, ayan. Pwedeng ito yung nararamdaman ninyo. It's either kayo yung natetempt or yung person ninyo. Feeling mo, meron siyang tinatago sa'yo. Natatakot kayo dito eh. Natatakot, nagkaka-anxiety yung iba sa inyo. Hindi ko alam kung kayo ba yung nanloloko or feeling ninyo kayo yung niloloko dito. Ayan. So, be honest with yourself, Leo. Okay? And, ayan po. Kasi yung iba sa inyo, baka sobrang stress ninyo. Pag-isipan nyo pong mabuti. I-re-evaluate ninyo yung inyong nararamdaman, yung inyong mga iniisip towards your person, towards your relationship. Kasi baka mamaya pinaglalaruan kayo dito. Diba? Kaya yun, ang dami-dami nyong naiisip. Yun pala, wala naman talaga. So, minsan, ayan po. Mag-relax naman kayo at mag-muni-muni. Kasi po, pwedeng sobrang bigat yung nararamdaman ninyo. So, ayan lamang po ang mensahe sa inyo, Leo. Maraming salamat. At makita-kita tayo araw-araw para sa ating daily reading. Bye-bye!